sa isang araw po. It's showtime! Sa November 16, 2015, ipagdiriwang ng bansa ang ika-isandaan at 25 taong karawan ni Pangulong Elpidio Quirino. Ilang noong 1890. Lingid sa kaalaman ng iba, ang taong ito na nagsimula ng paglilingkod sa pamahalaan bilang guro sa edad na 16 ay hinirang ni Pangulong Manuel Rojas na unang kalihim ng ugnayang panlabas ng Ikatlong Republika kasabay ng pagiging pangalawang pangulo noong 1946. Bagamat mayroon na tayong diplomasya panahon pa lamang ng sinaunang bayan, sa Katipunan at sa Unang Republika ng Pilipinas, sa panahon ng Commonwealth, kahit may sarili tayong pangulo noon, hindi Pilipino ang humahawak ng ating ugnayan panlabas, kundi mga Amerikano. Sa kanyang lekturang Elpidio Quirino's Role in the Development of Philippine Foreign Policy, sinabi ng diplomatic historian mula sa UP Departamento ng Kasaysayan na si Dr. Ricardo Jose, gamit ang karanasan sa pagsama-sama kay Quezon bilang kanyang kalihim sa mga independence missions sa Estados Unidos at exposed sa pagkikipag-usap sa mga matataas na opisyal na mga dayuhan, itinatag ni Quirino ang Department of Foreign Affairs from scratch. Liban sa mga Pilipinong nagsanay sa Estados Unidos ng diploma, silang tinawag ng mga State Department Boys. Pinili at inanyayahan mismo ni Quirino ang mga pinakamagagaling at pinakamatatalino na pumasok sa departamento. Ilan sa mga ito ay ang mga manunulat, mga makata at mga intelektual. Marahil dahil ang mga ito ay maalam, ngunit maingat magsalita. Hindi naglaon, kanyang ipapatupad ang mga eksamen para sa mga magiging diplomat, ngunit tulad ng sinabi ni Dr. Jose, but since the department was still being built, its first members were appointed directly based on Secretary Quirino's recommendation. Bilang kalihim, tinulungan ni Quirino si Rojas na balangkasin ang magiging four pillars of Philippine foreign policy. Una, close cooperation with the United Nations. Ikalawa, close relations with the US. Ikatlo, friendly relations with neighboring countries. At ikaapat, devotion to world peace. Mapapansin, hindi United States ang prioridad, kundi United Nations. Pagsuporta sa dekolonisasyon ng ibang mga bansa, sa karapatang pantao, at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa daigdig. Nagkasundo si Rojas at Quirino. Si Rojas ay magpapakita ng pagkakaibigan sa mga Amerikano, ngunit si Quirino ang siyang magiging mahigpit. Nang mag-usap ukol sa military bases agreement, nais ng mga Amerikano na 70 base militar ang manatili sa bansa. Realidad noon na matapos mawasak ang digmaan, kailangan pa rin sumalig sa Amerika. Ngunit dahil tagilid tayo sa dami ng base, naibaba niya ito sa 23 base na lamang. Nakapagbukas din tayo ng diplomatikong relasyon sa 27 bansa. Isang kahangahangang tagumpay sa isang maliit at bagong bansa pa lamang noon. Ayon sa Pangulo ng UN General Assembly na si Carlos P. Romulo, he was responsible for creating the Department of Foreign Affairs and launching it on the international map. Ayon sa historiador na si Augusto de Viana, he professionalized the Philippine Diplomatic Service, making him the father of Philippine Foreign Service. Ayon kay Dean Gloria Santos ng Philippine Historical Association, Quirino regarded as the father of foreign service, for as the first Secretary of Foreign Affairs, he was responsible for the establishment, development, and growth of the foreign service. Ako po si Shao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.